Alpha One. Hi guys, what's up? Good evening. So we're here for another episode of the Beyond Alpha podcast. And today we're going to talk about learning to say no. So are you a yes man? Yung tipong, oh, ako na yan, gawin ko yung trabaho ngayon. Okay, okay. Do you think it's good? Or ano ba yung value na makukuha natin when we learn to say no? Especially for me, I top of my mind, this is really important to learn, especially sa mga bata. Those teenagers, importante, kaya nila sabihin, kaya nila tumanggi. Kaya nila to stand their ground and just say no to certain stuff. Okay, so to get the ball rolling, I'm here with my partner, Brian, as always. Bri, ang take mo dito, what is the value of learning to say no? Akin, Brad, napaka-importante. And ano ba pinanggagalingan? Bakit tayo yes man sa umpisa? Lalo, for example, relate natin ulit back to work. Yes man kasi, siyempre, halimbawa, bago ka, you're trying to prove something, di ba? Gusto mong pakita yung hardworking ka and all. Pero, learning to say no, whether sa work yan or sa relationship, napaka-importante kasi when you learn to say no for the things na hindi, kumbaga, hell yes for you, kumbaga, hindi yung tingin mo yung amazing or pinakamalupit na choice para sa'yo. Pag nag-no-no ka dun sa mga hindi nga super amazing, you're giving itong mga amazing or yung mga best options for you to, ano eh, kumbaga, yun nga, you're giving it a better chance na makuha mo tong mga good na yung mga best para sa iyo. For example, work. Sabihin na nga natin na work. Nag-a-apply ka or movement. Movement with internally sa work. Pag alam mo talaga yung gusto mo, halimbawa, sabihin natin, promotion yan, pero alam mo sa sarili mo, mauubos yung oras mo. So, hindi mo na magagawa yung mga ibang bagay na kailangan mong gawin. Sometimes, you have to learn to say no. Eh. You have to consider din talaga yung mental health mo and yung happiness mo. You have to consider those things. Hindi pwedeng at this point of my life, ah, ganun ko siya i-take. Hindi na pwedeng parang ano na lang, pera-pera na tipong ganun eh. Pag early stages, siyempre, early years ng career mo or ng working life mo. Fastest movement as much as possible. Eh. Fastest promotion, fastest ganyan. And, yun, masaya. Nandun pa yung, ano eh, nandun pa yung saya at that point eh. Kasi, di ba, bilis. Kumbaga, bilis ng career progression mo. Pero, at a certain point, pag alam mo na na, ah, hindi magiging masaya yan. Kasi, meron akong ginagawang specific project or specific na personal passion project ko. Tapos pag tinanggap ko tong isang yung movement na to, hindi ko na maasikaso yon. So, di ba? It would be suffocating for you. So, learning to say no, importante dahil you're giving yung mga bagay na that truly matters for you. Yung mga truly important for you. The place they have it. That's why it's important to learn to say no. Yun yung take ko dyan, pare. Ikaw. Learning to say no, the only way na magawa mo yun is if you really know kung sino ka. If you're true to your values. Kumbaga alam mo yung identity mo. Kasi hindi tayo pwede magpa-sway na lang sa circumstance or magpadala sa agos ng buhay. Whether ng environment natin, especially mga malalapit sa atin or not. We always have to understand or we always have to remember na if I do this, or would it, kumbaga, lead me closer to where I wanna go? Papalapit ba ako sa goal ko pagka ginagawa ko itong mga bagay na to? If hindi,
dapat kaya mo siya tanggihan. Like what I said earlier, bakit importante sa mga bata? Kasi yung mga bata ngayon, yung pressures na na-encounter nila on a daily, probably through social media or sa mga peers nila, it's growing bigger and bigger. Kumbaga, they feel more pressure ngayon. Feeling nila mas maraming eyes nakatingin sa nila. Learning to say no is an invaluable, kumbaga, trait, characteristic na dapat ma-harness nila. Especially ngayon sa age nila. So tayo, as matanda, alam yung tipong ito. Very simple example. May pasok ko bukas, may importante ka report, may nag-iasa yung uminom. Hindi ka makatanggi. Tomorrow, you're gonna labor throughout the day. You're gonna labor, kumbaga, lahat ng effort. Ginagamit mo lahat ng lakas mo just to keep you awake. Diba? It's not fun. Diba? But if you learn to say no, kumbaga na sa, alam mo na tigil natin to, then hopefully you saved yourself one day of agony. Diba? Yun nga eh, you don't have to ride every wave. You just have to wait for, ano ba yung wave na pasok sa akin? That's gonna make me enjoy the ride. It's a metaphor through life, guys. Lahat ng opportunity, lahat ng happening, dadaan yan. Pero it's really important for you to learn which one you're gonna ride, which opportunity you're gonna go after, what activity are you gonna get yourself involved in. Kasi we have to remember, we have a limited amount of time. Hindi ito infinite eh. So might as well make the right choice of going after yung gusto mo. Kasi if sinasabi mo sa akin ngayon, kunyari, gusto ko umasenso, gusto ko mabigyan ng magandang buhay yung parents ko. Pero every time na may mag-iasa yung uminom, hindi ka makatanggi. So, how are you gonna work towards that? Again, guys, walang masama for recreation, walang masama. Pero if you're sacrificing some things na alam mong mas importante naman sa'yo at in the grand scheme of things, dun ka na, nalulugi ka if hindi mo kaya humindi. Kagaya, example, isa pa to. Very classic, Filipino. May nangutang sa'yo. Alam mo nang mahirapan siya magbayad eh. Or dahil nahiya ka, hindi ka makatanggi. Diba? Ang daming value, ang daming use ng paghindi eh. Okay, so JP, sinasabi mo ba, pag may, kailangan ko matuto, I have to learn how to say no. So, whenever anybody borrows money from me, makatanggi ako. Not exactly. Ito yung sabi ko. If you already know na mahirapan siya magbayad and kailangan mo yung pera, magkaka-friction kayo. Once na, kunyari, siningil mo siya, hindi siya makabayad, tipo may chance na masira yung relationship nyo. Hindi ba mas, it was easier saying no in the first place? Diba? Rather than going through everything na experience or nangyari sa relationship nyo. So, ang daming value eh, ng paghindi. Ang daming value ng pagtanggi sa mga bagay-bagay. Kumbaga sa boxing, you have to pick your spots. Pipiliin mo muna kung saan ka lalaban, anong portion ba ng fight ikaw lalaban so you can be more efficient. Okay. So, guys, if I'm curious lang ako, if there's anything in your life na kumbaga try mo itigil or you got rid of or naiwasan mo that make you turn a corner sa buhay, please do share sa amin. I'm really curious kung you're one of those people who turned your life around dahil parang, hindi, ayoko na to. I'm not gonna accept na kumbaga magiging lasenggo ako or nagda-drugs ako, yung mga ganong bagay. So, please do share. Bri, anything else yung gusto mo i-mention about this? Yun, that's it guys. Sa akin, napaka-importanting skill. Learn to say no. Yun, iba't ibang aspects namin in approach to JP. Kayo guys, ano yung take nyo dito sa learning to say no? Sa anong aspect nyo ba, anong aspect nyo naiisip na importante itong
bagay na to, yung paghindi or pagtanggi sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. So yun, share sa comments guys or email beyondalphapodcast@gmail. Yan, then website natin www.imbeyondalpha.com, social media accounts at @imbeyondalpha, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube channel, search for Beyond Alpha Podcast, then click subscribe, then the notification bell na rin. Then podcast directory, search for Beyond Alpha Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher. That's it guys. Thank you and see you next episode. Okay.